So, good morning ulit. This is Ama, Mamang Tubero. Okay. Ngayon, meron na akong nakaligtaan na naman doon sa water supply distribution system natin na napaka-importante. Okay. Kailangan kong balikan yon para at least may idea kayo kung makaranas kayo ng experience nyo mag-design saka magtrabaho sa isang high-rise building project. Okay? So, so ganito, meron na ako kasing naalala during sa experience ko as a senior plumbing engineer, or actually hindi plumbing engineer ang tawag sa amin. Sa department namin, we were called as a public health engineer. Ngayon, doon ako sa sub department ng public health engineer as a plumbing engineer, senior plumbing design engineer. Tapos meron naman yung ibang kasamahan ko, public health pa rin ang tawag sa kanila. Pero sanitation naman doon sa treatment ang ginagawa nila. So, yun yung dapat na ano natin, naisip ko tuloy yung sigalot, matatawag natin na sa master plumber at saka yung sa sanitary engineer, bakit hindi na lang pag-isahin yan as a public health engineer, then merong plumbing engineer, merong sanitation engineer. Pwede sigurong ganun. Labas sa lecture natin yan. Okay. Ngayon, meron kasing kaming bisita noon from Hong Kong branch, kasi yung kumpanya na yon is an international MEPF design firm, naka-base sa Maynila. So merong kumasyal na British national doon sa opisina namin dito sa Maynila. Napahinto siya, umiikot siya doon sa office, napahinto siya doon sa likod ko. Nakita niyang nagle-layout ako ng plumbing. Sabi niya, plumbing designer? Yes sir, sabi ko, yes sir. Okay. May tanong kasi siya regarding constant pressure system or ng upfield water distribution system. Sabi niya, Tagalogin na lang natin. Sabi niya, gaano daw kataas at kalaki ng building ang pwedeng gamitin na water distribution system is a feed, yung constant, yung CPS, yung constant pressure system. Sabi ko, kahit gaano pa kataas yan, pwede. Napaano siya, sabi niya, bakit pwede? Sabi ko, as long as there is a commercial pump available in the market na kayang supplyan yung requirements ko, yung flow rate and terms of Q, kasi Q ang nasa formula niyan, Q at saka yung pressure, yung total dynamic head, ma-comply niya or maibigay niya yung requirements ko sa ganung klaseng kataas na building, pwede kong gamitan ng upfeed yan. Sabi niya, okay, that's true. Sabi niya, nice answer, sabi niya. Okay. Ngayon, kasi ganito ha. Yan. Kahit gaano pa kataas yung building mo, basta yung Q mo, yung computed Q, ha? Yung flow rate, water supply picture units, convert to demand in gallons per minute, then kukunin mo yung maximum probable simultaneous demand. Kung kaya, merong available sa market niya na kayang ibigay, at saka yung pressure,
yung total dynamic head in terms of feet, okay, or PSI, convert to feet, para magamit mo yung formula na brake horsepower is equals to Q times TDH times specific gravity ng ang liquid mo times over 3960 times efficiency, di ba? Yan. Maibigay niya yan, maibigay niyo to. Walang problema, ba? Sabi ko any height of building pwedeng gamitan yan. Sabi niya eh tama daw yung answer ko. Pero since kung malaking project yan, then mataas, di ba? So kung hindi kaya ibigay, may technique kasi diyan. Pwede mo pa rin gamitan ng upfeed system combination, actually combination. At ng ang mataas at malaking building, pero may technique diyan, magkakaroon ka ng tinatawag na transfer floor. Okay, hirap nito itama dun sa camera. Okay, yan. Okay, ganito ang sistema dyan. From water meter, water utilities, punta sa cistern, then meron kang booster pump na may bladder tank. Anong gamit niyan? Later pag-usapan natin anong pagkakaiba ng bladder tank at saka fabricated ordinary pressure tank, okay? Although hindi na ginagamit yun sa high rise dahil wala hindi kulang ang capacity ng fabricated. So boosted yan, upfeed papunta sa taas, okay? Diretso. Ngayon, kung hindi maibigay yung Q at saka yung TDH, walang available sa kuan, pwede kang ang isang technique dyan para per combination, magkakaroon kang transfer floor. Maglalagay ka ulit ng isang tangki rito, ta-transfer mo, ito upfeed, ta-transfer mo, meron kang isang bomba na magta-transfer dito ng tubig, okay? Tapos, upfeed na naman dito, may pump-room ka naman dito hanggang sa umabot sa doon sa taas. Okay? Transfer floor ang tawag dyan. Kasi ganito kasi ang performance curve ng bomba. Okay? Ganyan. Same, let's say same horsepower, brake horsepower ng motor ng bomba, na magdadrive ng bomba. Ito, from zero, ito yung Q. Ito, X-axis, Y-axis, ito yung TDH, let's say ito GPM, ito yung feet, okay? Pagpasinsyahan nyo na, kung napapansin nyo, yung gamit ko na system is metric, let's say English system, GPM for flow rate, TDH in feet, hindi ako gumaga, then horsepower, hindi kilowatt. Ito hindi metric kasi doon sa amin sa States English system kasi kami, hindi kami metric, okay? Doon sa amin yon sa States. So ganito kasi, same horsepower, pag malaki yung kuan, malaki yung flow rate mo in GPM, mas mababa ang bato niyan, hindi yan mataas ang TDH niya in feet, okay? Pag maliit ang bomba, ang Q, mas mataas ang bato niyan. Okay? So, since malaki ang project mo, malaki ang queue niyan, so mababa lang ang bato niyan sa in terms of yung TDH. So, ang isang technique diyan, yun nga, maglalagay ka ng transfer floor kasi malaki na yung requirements ito ng queue sa lower floors. So mababa lang ang bato niyan. So itatrans ang upfeed mo ito, tapos may isang may isang bomba ka na magta-transfer. Ito naman may isang set of CPS ka. Ito naman susupply sa
ano, combination yan, magiging combination ang magiging ano, ito trans, mayroon kang transfer pero upfeed ito papunta rito, kung ano lang kayanin ng commercial pump na available sa market, then ito naman ang magsusupply sa taas. So upfeed ka pa rin, di ba? Meron ka lang transfer dito na hiwalay para mag-feed doon sa intermediate na cistern. Okay? So yun yung isang technique. Ngayon, sabi ko nga, para tumaas yung bomba, yung bato, yung TDH ng available sa market na bomba, pwede mong itong yung Q, pwede mong hatiin yan para at least tumaas siya. Okay? Aabot na doon sa requirement mo. Okay? Requirement mo rito. Okay? Kaya may tinatawag na triplex, quadruplex na bomba, pero ang sequence of operation niya is alternate parallel. So, ibig sabihin alternate parallel, bawa konti lang ang gumagamit sa floor, sa demand, isa lang ang bombang gagana. Pag marami, gagana yung dalawa, gagana yung tatlo, hanggang sa kung ilang beses mong hinati yung flow rate Q. Yun yung isang technique. Okay? Ngayon, meron ulit siya. Sunod-sunod na tanong. Kala siguro niya hindi kaya ni Amang sagutin. Okay? So, isang tanong niya, since ang booster pump mo is ito ang design pressure sa taas, di ba? Kasi static head dito, static head, tapos may friction losses ka pa, idadagdag mo yan, friction losses along the pipe, at saka yung valves, fittings and valves along the farthest and highest rota, at saka yung residual pressure dito na kailangan mong ibigay para maganda yung adequate pressure to function the fixtures at the top satisfactorily. So, kung constant ang pressure niyan dito, kasi ito yung hinahabol mo, but the lower floors, may dagdag na pressure yan. Although constant pa rin, pero mas mataas ang pressure niyan na lalabas kaysa doon sa taas. Diba? Kasi, bawa, itong floor na to, yung losses nito at saka yung friction losses mababawas, so malakas dito, plus yung static head na madadagdag kasi yung height ng water will produce 1 psi in every 2.31 height of feet, dadagdag yan dito sa lower floors, so mas mataas ang pressure dito. Okay? Ngayon, kung nagbabasa kayo ng code, ha, ng code or at saka naintindihan nyo, meron tayong tinatawag na provision sa code, Revised National Plumbing Code and any international code, meron tayong provision sa excessive water pressure. Okay? Excessive water pressure where the local or any supply pressure is in excess of 551 kilopascal. Okay? 5.1 kilopascal, an approved type pressure regulator preceding by an inadequately sized strainer shall be installed to reduce the pressure of the building side. Yung sa, kung upstream pressure mo is so sobra dun sa 5.1 kilopascal, maglalagay ka ng pressure reducing valve, i-regulate mo. Okay? Para ma-regulate mo yung downstream pressure ng supply mo, di ba? So, ano yung 551 kilopascal? Okay? 551 kilopascal. Ano natin yan? Convert to, kasi nga English system ako. I-convert natin yan doon sa PSI. Ilan yan? Yan. 551 kilopascal converted to ano, 79.91. So that is round off yan, nasa 80 psi yung maximum working pressure mo dapat. Kasi otherwise kung lalagpas ka diyan,
magpuputukan yung mga flexible hose mo. Oh, so damage, di ba? Kaya i-regulate mo yung pressure, downstream pressure. So kung secondary camera yan. So yung lower floors ha, huwag mong dapat yung supply mo rito sa lower floors, i-control mo na kung lalagpas sa APPS. Kaya yung lower floors, magdadagdag ka ngayon ng PRB para makontrol na yung supply dito. Ito, yung upper floors na yan, itong upper floors na to, less than 80 PSI na to. So, yun yung dagdag na gastos. Kasi may mga PRB, medyo mahal yan. Okay? Medyo mahal yan. So, yun yung technique dyan. Okay? Kaya minsan din kung nakaranas, para to avoid the cost of the PRB, kasi minsan itong cost ng PRB is mas mahal pa doon sa pump. Kaya kung naka-experience kayo ng Fire Pro yan, mayro pag mga high rise na, dalawa ang pump nila, may low zone yan, low zone at saka may high zone. Okay? May high zone. Kasi, bawa, ito kasi sa taas ang pressure na design mo. Ngayon, plus static head sa baba, it is more than excessive pressure na rin to. Baka kahit walang sunog, magpuputukan itong tawag dito, yung mga sprinkler heads dyan, kasi may maximum working pressure din yan at saka yung mga valves. So to avoid the kuan, yung sa halip na maglalagay ka ng mga PRB rito sa baba, okay, kasi minsan itong cost ng PRB rito is mas mahal pa sa another fire pump. Kaya ang ginagawa, yung low zone supplied by the low zone pump, yung high zone supplied by the high zone pump. Yun yung ano, yun yung titimbangin mo yan kung alin ang mas mura, considering also the space, kasi mas maraming piping yan, kasi doble na nga yung riser mo. So mga ganon ang consideration dyan. Okay, so yun yung technique sa upfeed system. Meron pa ba akong nakalimutan? Wala na. So either combination, meron kang transfer floor, or maglalagay ka ng PRB rito, or may mag-low zone, high zone ka. So yun yung mga ano. Ngayon, pagdating naman sa downfeed system. Okay. Downfeed system. Okay. Hirap nitong pagtamain yung system. Ito yung downfeed system, di ba? Yan, downfeed system. Downfeed system naman, so water meter ka, cistern, then meron kang transfer pump. Wala nang bladder tank yan, ha? Hindi na kailangan transfer pump. Then supply ka doon sa taas, elevated water tank. Tulad ng na-discuss natin, dapat by gravity mo, at least meron kang head na 15 PSI. Required for residential, then for public toilet occupancy, 25 PSI. Yun yung, i-convert mo yan sa feet, para at least, kasi yung 15 PSI is 34 point something from the top by gravity. So, kung assume natin na 3 meters per floor, so, andito yung by gravity, adequate pressure na yan for 15 PSI, equivalent to 34 something feet ng height of water, regardless of the diameter ng downfeed. Okay. Ngayon, since meron nga yung static head nga natin,
na in every 2.31 height of water. Okay? 2.31 height of water. Magpo-produce yan ng 1 PSI. So, habang bumababa yan doon, mataas yung building mo, mas mataas ang pressure by gravity. Okay? Ngayon, since meron nga tayong provision sa code na excessive pressure, dapat hindi lalagpas doon sa 551 kilopascal or equivalent to 80 PSI, i-reduce mo naman yung downstream. It's say, yung 80 PSI, ilang ano yan? 80 PSI, ilang feet yan? Equivalent in feet. So, ilang floor yan dapat wag lumampas doon sa 80 PSI. So, doon ka maglalagay ngayon ng PRB station. Yun. Yan. Ito yung itsura ng PRB station. Let's say, ito yung downfeed mo. Ha? Ito yung downfeed mo. Doon sa 80 PSI, anong floor tatama ito? So, bago lumampas sa 80 PSI, i-regulate mo or i-reduce mo yung downstream pressure dito sa below floors para hindi siya lalagpas sa 80 PSI. So, maglalagay ka ngayon ng PRB station. Ito yung itsura ng PRB station. Usually, dalawang PRB ang nilalagay dyan kasi nga ayaw natin maputol yung supply. Habang ba nasira ito, i-close mo lang yan, i-close mo lang yan, then palitan mo, either palitan mo or ng bago or ipaservisan mo to. Dito naman siya dadaan, di ba? Ngayon, if this upstream pressure, let's say, wag mo paabutin, mga 70 pa lang, lagya, kung anong floor yun tatama, yung 70 PSI by gravity, so, i-regulate mo ngayon yung ano, yung isa lang ginagamit ito ha, kinuklose mo na yan, alternate yung ginagamit for maintenance purposes. Sabi ko nga, always consider maintenance, post-construction phase of the project. So, upstream pressure, meron yung pressure gauge, okay? Mababasa dyan. So, ina-adjust yan dito para mabababa yung downstream pressure dito. Huwag mong paabutin, hindi pareho pa rin yan. So, let's say magsimula ka rito sa 35 PSI, yung reading ng pressure gauge mo rito. Yan, pressure gauge. So, ang lalabas dito, 35 PSI, yung next floor, safe na siya. Malakas at saka safe na rin. Adequate pressure at safe. So, simula rito, yung floor na to, 35 PSI, mag-uumpisa na naman yan magdagdag to gravity ng every 2.31 height of water, may 1 PSI, 1 PSI na naman nadagdag. So, kung saan naabot na naman yung 80 PSI, kung high rise talaga yan, maraming tagtad ng PRB station yan hanggat sa safe yung plumbing accessories mo at saka plumbing fixtures mo. Okay? So, yun yung gamit ng PRB station. Kasi nakalimutan ko nang i-discuss ito nung sa ano natin, sa part na yon. Okay? So, yan na muna. At least may idea kayo. Ngayon, yan nga, babalikan rin natin yan later doon sa sizing na pipe sizing, anong size ng downfeed, anong size ng riser, anong size ng branches using table and charts sa ano sa plumbing code. Huwag na tayong magpormula ng hindi calculus, hindi ginagamitan ng calculus yan. Hindi mo matatapos yung design mo, ha? Tables and charts lang. Pero hindi lahat ng tables and chart applicable sa Pinas. Doon lang sa amin sa estate 'yon. Sasabihin ko rin sa inyo 'yon na itong chart na to, table na to, for the sake of passing the exam, dapat alam mo to. Pero huwag mong gamitin ito sa actual design kasi hindi obra sa Pinas 'yan, sa amin lang sa estate 'yan. O applicable, okay? So, baka later on, i-suggest natin dun sa author ng libro na wag nang isali yan. At hindi applicable sa Pinas yan. Ha? Okay. So, yon.
Basta subscribe lang. Subscribe, tawag dito, share sa mga kaibigan natin, mga kaibigan nyo, para lahat tayo matulungan. Okay? Tsaka, yun nga, sabi ko nga, wala namang ganong nag-subscribe. Baka hindi interesado. Hindi ko na to ipapublic, ipaprivate ko na to. Pag hindi kayo, yun lang, baka magbago isip ko, ipaprivate ko to. Kung sino yung gustong mag-subscribe, ibig sabihin, siya lang ang interesado. So, yung iba, hindi na natin papanoorin. Okay? Hindi naman nila kailangan eh. So, thank you very much. Next, this is part 10. Part 10. Tapos, after nito, babalikan natin yung DWB system kasi medyo mahaba-haba rin yon. Medyo putol-putolin lang natin para hindi masyadong, hindi mahirap i-upload. Okay?